Magandang araw po sa ating lahat at tunay nga na tayo pinagpala ng Panginoon sa araw na ito. At patuloy po tayong mag-aral ng kanyang salita. At bago tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Aming Ama sa Langit, marami pong salamat sa iyong paggabay sa aming palatuntunan ng araw-araw ng pagpapala. Dalangin po namin sa bawat makikinig at makakasama namin, Panginoon, sa pag-aaral ay patnubayan niyo po kami ng Espiritu Santo at bigyan niyo kami ng katalinuhan upang patuloy po namin magawa ang nais mo at ang iyong mga salita sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Okay, maraming salamat po muli at tayo po ay magpatuloy sa ating pong pinag-aaralan, no? At kung paano natin mapapagtagumpayan ang mga kabalisaan, no, sa kapanahunan ngayon, no. Sabi natin na ang kabalisaan ay humahatak sa atin sa dalawang panig, no. Hinahatak tayo, no, na yung pag-aalinlangan, yung pag-asa at yung takot, no. Yan po yung worry, no. Pero ngayon po ay patuloy po tayong mag-aral, no, kung paano natin mapapagtagumpayan ang kabalisaan sa ating buhay sa araw-araw, no. Meron po tayong tatlong kondisyon, no, kung paano natin mapapagtagumpayan yung kabalisaan at magkaroon po tayo ng tinatawag na secure mind o isang mapayapang kaisipan. Okay? Una, sabi natin ng mga nakarang episode ay meron po tayong dapat na tamang pananalangin, right praying, okay? At katulad pong magandang example dyan ay si Daniel, no? Nung siya po ay nananalangin sa Panginoon dahil po nabalitaan niya na ang hari na kanyang pinaglilingkuran ay nagbigay ng batas na ang sino mang hindi sasamba sa kanya, no? At merong sasamba sa ibang mga Diyos, no, ay parurusahan ng kamatayan. At ito nung nalaman po ni Daniel to ay siya po ay umakyat sa kanyang kwarto at binuksan ang bintana at siya ay nanalangin sa Diyos, no, na kaugalian niya na pong manalangin ang tatlong beses isang araw. Okay? Siya ay nanalangin sa Panginoon at humingi ng tulong sa Panginoon. Okay? Na alam niya na dahil sa kanyang kasikasigan, sa kanyang relasyon sa Panginoon, at ang kanya pong panalangin, no, sa araw-araw ay maapektuhan. At kung siya ay mapapatunayan na ginawa niya ito at may kautusan na bawal, no, na sa 30 araw, sa loob ng 30 araw, hindi kayo sasamba sa Diyos, okay, ay siya po ay mapaparusahan. O makikita po natin dito na sa gitna ng mga kagipitang ito, kabalisaan, no, eh siya po ay nanalangin sa Panginoon, hindi po natinag si Daniel, no? At nung siya po ay nandun sa lion's den, no? Eh siyempre po, kung kayo po ay nandun sa gitna ng mga leon, ano? Eh siguro hindi ka makakatulog, pero si Daniel po dahil punong-puno siya ng pagtitiwala sa Panginoon ay meron po siyang kapayapaan in the midst doon po sa lion's den. Pangalawa ay yung tinatawag nating right thinking, tamang pakaisipan, no? At ang sabi po natin na ang mga bagay na itinatanim po natin sa isip natin, no, ay dapat puro mga bagay na totoo, bagay na mga magaganda, karapat dapat, kaibig-ibig. So yan po yung pangalawa po. Pangatlo, ito po yung sa last episode natin na dito po sa kung paano natin mapapagtagumpayan yung kabalisaan. Pangatlo po ay yung tinatawag po nating right living o yung tinatawag na tamang pamumuhay na may katwiran. Okay? Ang sabi po sa Philippians 4:9, keep putting into practice all you learn and receive from me. Everything you heard from me and saw me doing. Then the God of peace will be with you. So, sabi po ni Pablo dyan, no, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sagayoy sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Okay? Alam niyo po, di natin maihiwalay ang panglabas na pagkilos po natin, yung ginagawa natin panglabas, at yung ating pangloob na pag-uugali. Okay?
Ibig sabihin, kung ano yung nasa puso natin, ano yung nasa kalooban natin, yun po yung ginagawa natin. Okay? Kaya, ang kasalanan natin, no? O yung kasalanan, kung meron po tayong kasalanan, no? At nakakagawa po tayo ng paglabag, ito ay nagbubunga ng kaguluhan o ligalig sa ating kaisipan at pamumuhay. Totoo po yun, no? Kapag tayo ay may nagawang pagkakamali, no? Sa ating Panginoon, ay maligalig po tayo at magulo yung isip natin, di ba? Kasi bakit? Kasi po hindi na po tayo sanay gumawa ng kasalanan. Noong tayo po ay niligtas ng Panginoon, tayo po ay pinatawad niya, okay? Pero hindi po ibig sabihin, hindi na po tayo magkakamali, no? Pero ang maganda po sa Panginoon, tayo po ay binibigyan ng Panginoon ng laging ng pagkakataon na kung tayo'y manunumbalik sa Kanya, ay patatawarin. Kaya nagkakaroon po ng restoration sa ating pong relationship at ito'y nagbubunga ng ating pong kapayapaan, okay? So, ibig sabihin, kapag ho tayo ay nagkakasala, oh, ito'y nagbubunga ng kaguluhan o ligalig sa ating kaisipan at pamumuhay. At ang kadalisayan o yung purity ay nagbubunga ng kapayapaan sa atin. Ang sabi po sa Isaiah 32 verse 17, no, sabi dito, ang bunga ng katwiran ay kapayapaan at ito'y magdudulot ng katahimikan at pagtitiwala magpakailanman. Okay, kapag po tayo ay merong matuwid na pamumuhay, no, eh tayo po ay merong kapayapaan na magdudulot sa atin ng katahimikan. Yeah, kaya kailangan mga Kristiyano hindi na maligalig, no, kung tayo po ay lumalakad ng merong katwiran sa Panginoon. Kaya ang tamang pamumuhay bilang mananampalataya ay matuwid at ito'y nagdudulot ng ganap na kapayapaan ng Diyos malayo sa kabalisaan. Meron pong apat na pagbabalanse po na gawa na nais ni Pablo na iparating po sa atin. Ano po yun? Na isagawa ang mga bagay na natutuhan natin at tinanggap natin sa salita ng katotohanan. Mga bagay na narinig at nakita sa kanya. Yan po yung apat, no? Isang bagay ang natutuhang katotohanan o yung head knowledge, no? Ay hindi po sapat, no? At importante ay tinanggap natin ng buong puso ang katotohanan. Ibig sabihin, yung natanggap nating katotohanan, no? Ay dapat isa puso natin at sinusunod sa ating kalooban. Unang Tesalonika 2:13, sabi dito, kaya nga palagi naming nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Hindi ninyo ito tinanggap mula sa tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyo na mga sumasampalataya. Okay, so tama po yun. No? Hindi lang po tayo nakikinig, hindi lang marami tayong alam sa salita ng Diyos, kundi dapat ginagawa po natin yung mga bagay na natututunan po natin. Okay, so ganun din natin maranasan kung ano yung experience ni Apostol Pablo. No? Kaya sabi niya, we must learn the word, we need to receive it, hear it, and do it. Yan, ulitin ko, no? Ang paalala po sa atin ni Apostol Pablo, sabi, we must learn the word, receive it, hear it, and do it. Kaya ang sabi po ng Santiago 1:22, sabi niya, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Yan. So, totoo po yun. Kailangan makita po sa atin ang salita ng Diyos. Okay? Paano ba natin malalaman kung tayo'y nasa kalooban ng Diyos? Okay? Paano ba natin malalaman kung tayo'y nasa kalooban ng Diyos? Ang sagot po dyan ay yung the peace of God. Kung meron po tayong kapayapaan ng Diyos sa buhay natin. Kung tayo'y lumalakad kasama ang Panginoong Jesus, na siya ang ating prinsipe ng kapayapaan, then the peace of God and the God of peace exercise their influence over our hearts. Yan. So hindi yung kapayapaan ng Diyos at ang Diyos ng kapayapaan, no? Ang siya makakapag-impluwensya sa atin, no? Sa ating mga puso. Okay?
Alam nyo, yung kapayapaan ng Panginoon, siya po yung nag-guide po sa atin. Siya po yung deciding factor sa buhay natin. Okay? Yung kapayapaan ng Diyos. Okay? So, tandaan po natin ito. Kapag tayo sumasalungat o nagdi-disobey sa Kanya, nawawala ang kapayapaan ng Panginoon sa buhay natin at malalaman natin na meron tayong pagsuway. Ang kapayapaan ng Diyos ang siyang guide natin sa isang mapayapang buhay na malaya sa kabalisaan, sa mga worry. Yan. Right praying, right thinking, and right living are the condition for having a secure mind o ligtas na kaisipan at matagumpay na buhay laban sa kabalisaan. Ito pong chapter po, buong chapter ng Philippians chapter 4 ay masasabi po natin ito po yung peace chapter. Yan. Okay? Sa New Testament. At alam nyo, sa James chapter 4 naman, no? Tandaan nyo, Philippians 4 and James 4. Sa James 4 naman, makikita po naman natin, ito yung chapter ng gera or war chapter. Okay? Bakit? Sabi dito, no? It begins with a question. James explains the causes of war. Okay? Kung tayo ay meron pong peace chapter, dito naman po makikita po natin yung pagtutunggali, okay? Bakit ba nagkakaroon ng struggle o ng kaguluhan? Number one, wrong praying. Ayan. Okay, ang sabi ni James, ng James chapter 4 verse 3, you ask God for something and do not receive it because you ask with wrong motives, out of selfishness or with an unrighteous agenda, so that when you get what you want, you may spend it on your own desire. Yan. So, pagka daw tayo ay humihingi sa Panginoon at meron tayong maling mga desire o pagnanasa, no? Eh, hindi ko tayo makakatanggap sa Panginoon. Kaya we need to have a right praying. Okay? So, pangalawa, wrong thinking. Okay? James chapter 4 verse 8, sabi dito, come close to God with a contrite heart, and He will come to close to you. Wash your hands, you sinners, and purify your unfaithful hearts, you double-minded people. Yan. Kapag naman ho tayo ay double-minded, hindi ho tayo makakatanggap sa ng mga biyaya sa Panginoon, sa mga panalangin po natin. Kaya if we have a wrong thinking, no? If we doubt God, no? Okay? Ay hindi po tayo makakatanggap sa Panginoon sa ating sa biyaya ng ating Panginoon. Pangatlo, wrong living. Yan, nakita nyo po yung comparison? Right praying, wrong praying, right thinking, wrong thinking, right living, and wrong living. Ito yung wrong living. Sa James chapter 4 verse 4, you adulteresses, sabing ganon, disloyal sinners, flirting with the world and breaking your vow to God. Do you not know that being the world's friend, that is loving the things of the world, is being God's enemy? Ayun, no? So whoever chooses to be a friend of the world makes himself an enemy of God. So ibig sabihin, kung tayo po ay patuloy na namumuhay sa mundong ito, no? Ay, sabing ganun, ay kaibigan natin ang mundo, pero kaaway natin ang Diyos. Yun yung tinatawag nating wrong living. Ang dapat tayo po ay mamuhay na kasama ang katwiran ng ating Panginoon. There's no middle ground, no? Either we yield our hearts and mind to the Spirit of God and practice right praying, right thinking, and living, or we yield to the flesh at matagpuan po natin ang sarili po natin na tayo po ay punong-puno ng kabalisaan. So, hindi po tayo dapat mabalisa. At ang kabalisaan ay isang kasalanan. Yan po ay makikita po natin sa Mateo 6:25-34. Yan. Sabi, worry not. Do not worry. No? Ilang beses na sinasabi sa atin ng Panginoong Jesus yan. No? Kaya kung tayo ay nababalisa, meron tayong namumuhay tayo sa kabalisaan, eh, kasalanan po yun. Okay? With the peace of God to guard us and the God of peace to guide us. So, why worry? Bakit tayo kailangan mag-worry kung kasama natin ang kapayapaan ng Diyos at ang Diyos ang ating kapayapaan. Siya po yung mag-guide po sa atin.
Maraming pong salamat sa araw pong ito. Naway pinagpala kayo ng salita ng Panginoon at patuloy tayong mamuhay na merong tamang pamumuhay sa ating Panginoon sa magitan ng pagsunod natin at patuloy na pagsasaisip, pag-meditate ng salita ng Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating buhay na Diyos at sa araw-araw na tayo ay maging pagpapala din para sa iba. Manalangin po tayo. Aming Ama sa Langit, maraming pong salamat sa aral pong pinagkaloob mo sa amin. Na tunay nga kami ay dapat mamuhay ng tama ayon sa iyong katwiran upang sa ganon ay maranasan po natin ang tunay na kapayapaan na nagmumula sa iyo. Father, we thank you, Lord, that you are our peace and you are the God of peace na siyang magbibigay sa amin ng guidance and direction, Panginoon. At hindi po kami kailangan mag-worry, Panginoon, sapagkat ikaw ay kasama po namin. Panginoon, dinadalangin din po namin ngayon ang aming mga kapatid at ang mga taga-subaybay po namin na ngayon pa lamang po nakapakinig, nawa ay tulungan mo kami. Tulungan mo sila, Panginoon, na sila, Panginoon, ay patuloy na magtiwala sa inyo. Sa lahat po ng kanilang kabalisaan, Panginoon, ay ilagak nila ito sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang nagsabi sa amin na ang sino mang nabibigatan sa buhay na ito ay lumapit sa iyo, Panginoon. Lord, lumalapit kami sa iyo at nilalapit namin sa iyo ang lahat ng aming mga tagapakinig at tagasubaybay na mga kapatid. Pagpalain mo sila sa pangalan ng Panginoong Kristo. Ito po ang aming dalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Maraming salamat po.